Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Ako po muli si Taong Gala. Sa araw na ito, isang panibagong reaction video na rin ang ating bibigyan ng pagkakataon. Pero bago po ang lahat mga kaibigan, kung bago ka lang sa aking tahanan, hingi sana ako ng kunting pabor na pindutin ang subscribe button at bell button para updated ka sa susunod nating mga video. Matagal-tagal ding buwan ang lumipas na hindi tayo nakapagbigay ng reaction video patungkol kay Kabusiness. Alam niyo po mga kaibigan, tila sunod-sunod ang dagok na pinagdadaanan ngayon ng Kabusiness family. Una pa man, muling bumalik si Bong sa kanyang kinalalagyan, naging palaboy at taong grasa. Bagamat nakita natin sa mga vlog nakakausap ni Kabusiness, pero tila hindi pa yata gusto ni Bong na bumalik sa kanyang tahanan. Subalit magpaganong paman, tanggap ito ni Kabusiness at tulad ng kanyang sinasabi, aantayin na lang niya ang takdang panahon na magbalik si Bong. Matatandaan din natin na dumating din sa punto isinugod sa ospital itong si Buknoy. At ang latest update ngayon, nakakabahala. Di umano ay may malalang sakit si Buknoy na ikinababahala ni Kabusiness. Nawala at namatay ang nanay ni Damo. At itong pinakabago lang, yung kontrobersya na kinaaniban ng mag-asawang si Junjun at si Bai. Kagabi, nakita ko naman din sa vlog ni Papa Dins, umalis na rin si Buknoy. Ang mga pangyayaring ito mga kaibigan ay higit na nagbibigay ng lungkot sa mga followers at nagmamahal kay Kabusiness. Ito nga din po ang rason kung bakit nabigyan natin ng reaksyon. Sa pagkakataon at puntong ito, kailangan maging matatag ni Kabusiness. Marami man ang mawawala, pero naniniwala tayo sa kabutihan ng kanyang kaluuban sa larangan ng pagtulong ay hindi siya pababayaan ng Diyos. At siguradong may magandang ibubunga ito at mayroong babalik. Sa mga aral na mapupulot natin sa mga dagok na nagdaan, marami tayong mga aral. Lalong-lalo na po sa sitwasyon ni Bai at ni Junjun, na minsan, mga kaibigan, hindi natin dapat pagkatiwalaan ang sino mang tao na sa social media lamang natin nakita at nakilala. Dahil minsan, ang ating pangangailangan o ang ating kahinaan ay pwedeng atakihin upang gamitin niyang armas upang ikaw ay linlangin. Ganito umikot ang kwento sa buhay ni Junjun. At dito, masasabi natin na kailangan natin ipagdasal siya. Ipagdasal natin si Bai. Dahil mas malalim na proseso at healing process ang pagdadaanan nila. Naway ang dalangin lang natin, mabuksan lang yung kaisipan ni Bai na andyan pa rin siya at patuloy na alalayan niya ang kanyang asawa. Dahil mahabang panahon ang lalakbayin ng paghilom ng sugat na nagawa nito. Hindi na po natin pag-uusapan pa kung ano ang nangyari. Dahil tapos na ang mga bagay na yan. Pero sa lahat ng mga Kabusiness family, batid po ninyo kung ano ang napagdaanan. Ang mga aral na hindi lahat ay masisilaw tayo dapat sa salapi at higit sa lahat. Kung sino ang mga taong totoong nagmamahal sa iyo, sila ang dapat mong puntahan. Sila ang dapat mong kwentuhan. At sila ang dapat mong hingian ng tulong. Sa pag-alis ni Buknoy, ni Butchok,
Nung nalaman natin at naikwento ni Papa din, sobrang sakit ito. Dahil una, wala naman ibang kaagapay si Papa din sa larangan ng pagmimisyon kundi si Butcho. Maliban sa kadugo niya ito. At batid naman natin kung gaano ang pag-aaruga at pagmamahal na pinapakita ni Papa Dins at ng Kabusiness Family dito sa mga Kagwa. Sadya lang marahil ipinagkaloob ng tadhana na pagdaanan ito ni Kabusiness para mas higit na maging matatag siya. Pero kung titingnan natin, nandyan ang suporta ng Kabusiness Family dahil patuloy naman na tumataas, lumalaki ang kanyang subscribers. At kung mapapansin din natin, nanunumbalik ang views. Marami ang nakikipagsimpatsya at nanonood. Nararapat lang sa pagkakataong ito na ipagdasal natin si Kabusiness sa kanyang pinagdadaanan. At naway Kabusiness maging matatag ka lang sapagkat maraming mga taong umaasa sa iyo. Maraming mga tao ang naghihintay sa lansangan at maraming taong pupuntahan mo pa para sila ay makabangon sa pamamagitan ng inyong mga misyon. Nakakalungkot man isipin, mga kaibigan, ang mga pangyayari nito. Pero naniniwala ko na matatapos din ang mga bagay na ito. Sabi pa nga, pagkatapos ng unos, sisikat din ang gintong araw. Ang kailangan din natin ngayon ay ang suporta para kay Kabusiness. Ang kailangan din natin ngayon ay ipagdasal siya na naway malampasan niya ang mga bagay nito. Kay Butchok, sana kung naririnig mo man ito, unsolicited advice, mas higit na mauunawaan ka at mamahalin ka ng iyong kadugo. Kung ano man ang problema, ano man yung hindi mo nagustuhan kay Papa Dins, mas mainam pag-usapan, ipaalam mo, at tsak siguradong mauunawaan ka nila. Kay Buknoy, ipagdasal lang natin ang ganyang paggaling. Kailangan ni Buknoy ang mataimtim natin dalangin na sana ay gumaling siya at malampasan niya ang pagsubok na ito. Kay Bung, sana naman bumalik na siya. Nakita natin yung latest vlog. Nakahanda nang ibigay ni Kabusiness ang kanyang kabuhayan at bagong bahay. Kaya lang sana naman Kabusiness kung sakaling dumating sa puntong ito, pag-aralang maigi kung paano mapipigilan yung mga nakapalibot na barkada ni Bung sa kanya sapagkat naniniwala ako na ito ang nagdudulot at nagbibigay sa kanya ng negatibong hakbangin kaya't nananatili siya sa lansangan. Sana po, Kabusiness, kung makarating man sa iyo ang vlog nito, ang aking taus-pusong dalangin na malampasan mo ang lahat ng mga pagsubok at naniniwala ako na mayroon pang mas higit na maganda sa dulo nito. Sa lahat po mga kaibigan, comment down below po kayo kung ano naman po ang iyong saloobin patungkol sa mga nangyayari ngayon kay Kabusiness. Higit sa lahat, bigyan po natin ng mataim din na dalangin na sana ay malampasan niya ang mga bagay nito. I-follow natin Kabusiness Official at si Papa din suportahan po natin. At siyempre, akin din pong sina-shoutout ang aking mga kasama sa team kulit na sina Sislet, si Mamshi, ayan, si Bunso Power, at siyempre si Varline, si Nelbert, si Big Boy, si Papa B, si Sis Lisbon, si Sis Jocelyn, si Sis Neda de Rosario, si Judith, si Tantan. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunod po sa ating video. At kung sakali man may napulo tayong aral o mayroon kayong mungkahi na nais iparating sa Kabusiness Family, comment down below lang po, mga kaibigan. Hanggang sa muli po, ako po si Taong Galang. Maraming salamat.